far na matagal ng inventory itong susunod nating ipapakilala. Mm-hmm. Kung gusto mong magpa-electromagnetic synchronizer, doon ka pupunta sa kanya. Sige, gagawin ko lang yung paggagawin mo rin. Ha? Sige, gawin natin. Subukan! Sa panahon na marami ang nagkakasakit at naghahanap ng alternatibo sa gamot, isang imbensyong Pinoy na Pinoy ang pwedeng makapag-detect at makapagpagaling sa sakit. Ako si inventor Dr. Engineer Leonardo Serafin Orihuela, ang inventor po ng Body Energy Electromagnetic Synchronizer or BIS na siyang naghahanap at tinutukoy sa ibang bahagi ng ating katawan nasaan ang ugat at dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng iba't ibang karamdaman kagaya ng cancer, tumor, sakit sa puso, yung mga nai-stroke. At the same time, pag nahanap po yun, yun na rin pong aparato natin, ito na nga po yung mga aparato, na siyang nagkukorek ng mga tinatawag po nating electrical imbalances ng ating katawan. Hindi pa man nakikita ng mga medical doctors ang sintomas na didetect na po ito ng ating aparato at nagkukorek na ito. 1972, estudyante pa lang noon sa kolehiyo si Engineer Orihuela nang subukan niyang pag-anahin ang imbensyon na Body Energy Electromagnetic Synchronizer. Pero nung taong 1992 lang nang matapos ito at maipatent at maaprubahan ng pamahalaan. Wala po kayong iinuming gamot, walang ineksyon, walang operasyon. Yung cancer po, stage 4 cancer, 6 na buwan lamang po ay gagaling po kayo. Itong aparato na ito, naglalabas ito ng electrons. Ang electrons is smallest particle of matter yan. At sa pamamagitan ng tester na ito, makikita nyo yung lumalabas na electrons. At naglalabas din siya ng magnetic fields. Kita mo yan, na pag tinapat mo, may naramdaman kang vibration. Yan, di ba? Pero hindi kita na mata yun. Ha? Yan, pero naramdaman mo. Oras na tilakpan natin yan, yan o, yan. Ramdam pa rin, di ba? O, yan o. Assume natin pa na, yan. O, di ba? Ramdam pa rin. Kaya, dinidemo ko yan upang sa ngayon, halimbawa, assuming natin ito yung internal organ ng ating katawan at ay bituka puso, kahit externally applied dyan, halimbawa, tapat ng puso, yung energy pumapasok sa loob na kahit hindi ka operahan, bigyan ng internal operation, ay nakukorek agad, napapalakas yung ating puso, ating internal organ. Pagmamalaki ni Engineer Orihuela, nabigyan ng parangal ang kanyang imbensyon. Hindi lang sa bansa, maging sa mga international invention competition. Binigyan po ng karangalan ng United Nations ang invention pong ito during the 1993 Golden International Invention Exposition na nilawakan po yan ng China, Japan, Poland, Bangladesh, Korea, Singapore. Mga first prize winner po ng mga bansang yan ang naglaban-laban. At noong 1993 nga po, ito pong ating invention, ang first prize winner ng ating bansang Pilipinas. Kaya nga po tayo na-qualify. At ito po ang gold medal ng United Nations, 24 carats gold medal po ito na ika nga po ay pinagkaloob sa ating bansa ni Dr. Vladimir Yusupov ng United Nations World Intellectual Property Organization ng Geneva, Switzerland noong 1993. May mga doktor na rin na gumagamit ng machine na ito bilang treatment sa kanilang mga pasyente. At ito ang target ngayon ni Engineer para maipakalat ang BIS para makatulong sa iba pang nangangailangan nito. Dapat maintindihan mo na kaya gagampanan mo ang isang tungkulin upang ipahayag ang kagandahan at kabutihan sa ating kalusugan ng aparatong ito. Sa gayon ay makatulong hindi lang sa iyong pamilya, sa iba pang mga kababayan natin sa buong mundo. At bigyan natin ng puso at damdamin ang ating ginagawa sapagkat ito ay biyaya ng ating puong may kapal.